Coach, dati as a player, kayo yung nandito na waiting for your name to be called, and then ngayon yung anak niya na si Shaun. How was the experience na ganun niya? Nakakaba. Kasi nga, na-mention mo earlier na yung panahon ko kasi alam ko na eh. Diba? Alam ko na na either first pick or second pick. Pero sa sitwasyon ni Shaun, diba? So, kinakabahan, then yung tinawag yung pangalan, eh talagang happy kami sobra. So, hindi mo mapipigilan yung tao, yung iyak eh, yung tears of joy ba? Dahil answered prayer for him at sa amin. Sobrang saya. Saya ako para sa kanya. Coach, yung days heading into this draft, parang pinaprepare mo ba yung sarili mo na, syempre parang sa father, na yung kay Shaun din, parang what was your mindset, mentality going to this day? Ako, pinaprepare ko yung sarili ko. And yung portion, talagang inano ko sa kanya na may tutuwa sa'yo. Magtiwala ka sa sarili mo. And I know na si God gagawa ng way na makakakaroon ka ng room sa any team sa PBA. So, yun. Kaya answered prayer talaga yung nangyari for Shaun. And, ayun. Tsaka sa akin, never pray ko din na talagang pumapuntahan niya is at least magkakaroon siya ng chance na makatulong sa kapunan na kumuha sa kanya. Coach, as a former basketball player and as a coach daw, parang dream come true ba para sa'yo na to have a son na ma-draft dito sa PBA? Oo. Talagang dream come. Kasi ever since naman pinangakap ko din na magkakaroon talaga ng anak na kapag PBA yun. Ito na, answered prayer na tupad na kahit pa paano, di ba? Nasa PBA na, na-draft ng PBA na, di ba? So yun, talagang sobrang happy. Coach, siyempre, ngayon, happy. And then sa camp season, you'll devise a plan to stop him. You're going up against your own son. Ano sa tingin niyo yung magiging... Siyempre, iba yun. Trabaho na yun eh. Trabaho. Pero pag nag sa bahay, pag bahay, tatay, pag trabaho, ano muna kami dun. Laban-laban muna kami. Alam naman yun.